Daniela's POV. Neil is like a bully kid. A spoiled brat na talagang naiinis. Please, Neil, not now, Elias said. Halatang ayaw patulan ang pagmamal dito ng pinsan ko. Anong not now? Overtime ka na, Balesteros. Baka kala mo, tapos ng oras na binigay ko sa'yo, pati ang extension of 5 minutes tumagpas ng 1 minuto. Now, tabi, kasi uuwi na kami. No more extension. Bawi ka na lang next life. Galit pa rin pinsan ko sa'yo. Deserve mo. What are you talking about, Neil? Mag-uusap pa kami ng asawa ko. Pakpakin ko yung uso mo eh. Ano mag-uusap? Tapos na kayo mag-usap. Pasalamat ka pa nga at naawa ko sa'yo. Eh kung hindi kaya kita tinex, saan ka pupulutin ngayon? Magngangawa na naman kayo ng mga tropa mong problemado. Koo, kayo mga pangit kayo. Ang sasama kasi ng ugali ninyo, kaya yan, deserve na deserve nyo yan. Neil, makapakpak ka dyan. Chupin na. Kukunin ko ng pinsan ko at uuwi na kami. Ano pinsan, goods na? Mahina niyang tinabig si Elias para paalisin sa pintuan, pero mabilis tong humawak sa akin. Hindi ako nakasagot sa kanya. Pagtingin ko kay Elias, nakasimangot ito kay Neil, pero maangas nang itong tinaasan ng kilay ang huli. Angal ka, Balesteros? Ano gusto mo? Parusahan kita dito sa lugar ninyo? Gusto mo ay ipakita natin sa mga tauhan ninyo? Walang kakampi sa yung brutes dito. O kung gusto mo, tawagan mo pa mga kaibigan mo, lalo na yung pangit na Villegas na feeling guwapo, di naman masarap yung talabang niluto sa restaurant. The hell is wrong with you, Neil? Sabihin mo dun sa kaibigan mong arkitekto na may video na napanlaban sa kanya. Takot pala siya sa akin eh. Tapos sasabihin mo sa kanya, huwag siyang magkukunwaring may amoeba. Bobo, amoeba sa lalamunan? Sa dinami-rami ng sinabi ni Neil, ni isa wala akong naintindihan. Hindi ko alam kung anong hugot niya, pero talagang mainit ang ulo niya kay Villegas. At ikaw naman, Balesteros, tumabi ka na dyan at baka hindi kita matansya. Pinakita niya pa ang kamuon niya kay Elias, pati na ang muscles niya sa braso. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako sa kanya o hindi. Para siyang yung batang naghahanap ng away, nag-aangas nang wala sa lugar. At si Elias na may nakasimangot lamang din sa kanya. Baka akala mo takot ako sa'yo dahil nasa balwarte mo ako. Hoy, sinasabi ko sa'yo. I know her, Elias said, and that stopped Neil from whining. Her father is my friend. Nakita ko natigilan si Neil. Agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Wala mang binanggit na pangalan si Elias, pero mukhang alam ko na ang pinag-uusapan nila. Her mom is my nana's sister. Alam mo, Balesteros, ang gwapo mo. Biglang kambyo ng pinsan ko at sa pagkakataong to, si Elias naman ang nakaangat ng kilay. Matangkad, macho, moreno, pero parang artistang dating. Bagay kayo nitong pinsan ko. Di na ako magtataka kung bakit paborito ka ni Tito Jake at ni Mommy. Alam mo naman ang magkapatid na yon, mahilig sa magagandang lahi. Mahina niyang siniko si Elias sa tagiliran, pero dead mang huli. Gusto mo, Balesteros, pa-deliver ako ng tahong dito? Balita ko magaling ka raw magluto ng ginatang tahong, tsaka magaling ka raw sumisid ng tahong. Joke lang, tuluman di mabiro. Alam mo, may kilala akong supplier ng tahong at talaba, fresh from the farm, walang red tide. Ilang crates gusto mo, papadeliver ako ngayon din. Lumapit ito kay Elias at umakbay, pero pumiksi si Elias at masungit na tumingin sa kanya. Tuluman di mabiro, parang others. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Tsaka hindi nga kita pinahirapan para sa pinsan ko eh. Elias glared at him. Huwag mo nga akong tignan ng ganyan. Para ka talagang others. Kahit nga balas ako sa kaingayan nyo sa labas ng gate, hindi ko kayo sinasaway, diba? Binigyan ko pa kayo ng mainit na tubig para sa cup noodles nyo ha. Ako nag-init nun. Ako ang gumawa ng apoy sa dirty kitchen nila tito para di sayang kuryente. Muntik pa nga ako mapaso o tingnan mo. Pinakita niya ang kamay, pero nang tingnan ko, wala namang paso dun. Tsaka si Neil, mag-iinit ang tubig dun sa dirty kitchen? I doubt it. Pero ayos lang, Balesteros. Hindi ko sinasabi nagre-reklamo ko ha. Siyempre, support ako sa'yo. Tayo pa ba magpapahirapan? Eh alam mo namang malakas ka sa'kin. Really? Sarkasikong tanong ni Elias sa kanya. Siyempre, sa'yo pa rin ako. Mabait, macho, guwapo at higit sa lahat, friend ni tatay at nanay ng bebe ko. I mean, love ang pinsan ko. Mahina niyang siniko si Elias.
Baka naman alam mo kung saan ang baby girl ko, Balesteros. Pabulong naman, no? Parang awa mo na, please. Hindi kaya, sabi mo na lang naghihingalo na si Green-Eyed Monster niya. Umakto pa tong parang nahihirapang huminga, pero tinabig siya ni Elias. Help mo ako, Balesteros, ha? Parang batang ungol ni Neil. BFF tayo, di ba? No. Diretsong sabi ni Elias sa kanya. Parang binuhusan na mainit na tubig ang mukha ng pinsan ko. Lalo na nung walang pasabi akong binuhat ni Elias palabas ng sasakyan niya. Pati ako'y nagulat din at mabilis na napayakap sa kanya. I will bring my wife inside. Go and look for her, Neil. Ani Elias at iniwan ang pinsan kong tulala doon. Ha! Back to you, brute. Now you know how it feels. Elias whispered as he walked and carried me. Magandang araw, Sir Elias. Akala namin linggo ka pa babalik. Agad kong siniksik ang mukha ko sa dibdib ni Elias pagkarinig ko sa boses ni Aling Mameng. Mameng, sabihin mo kay Sir Elias ready ng bouquet para sa asawa niya. May napitas ako kaninang umaga. Boses ni Aling Puring mula sa malayo. Kaya pala pamilyar ang mga bulaklak na binibigay sa akin ni Daddy. Dito pala nang galing yon. Ibig bang sabihin nag-uusap si Elias at Daddy nang hindi ko alam? Hala, sino? Mameng, yung suma ni Sir Elias para sa asawa niya, nakabalot na. Ikaw na mag-aabot dahil magdadate kami ni Berting mamaya. Pati ang suma na paborito ko. Akala ko ba, sabi ni Tita Ani, isa sa mga kasambahay nila ang nagluto noon. Pati din ba si Tita nakakausap si Elias? Pakisabi kay Sir Elias na ikamusta niya ako kay Daniela. Sana madalaw niyo rin tayo at maambo na ng grasya. Si Aling Berat. Hindi ko pa man nakikita na i-imagine ko ng plakada niyang mukha. Sigurado ko, pulang-pula na naman ngayon ang uso nito sa lipstick na suot. Malantik ang pinikmata dahil sa extension at susyalin ng mga kuko. Sino yung kasama mo, sir? Si Aling Maming ulit. Si Daniela yata. May ibang sumagot. Narinig ko pa mga yapak papalapit sa amin. Hala, si Daniela ba yan? Patingin? Si Daniela nga ata eh. Bati na sila na Sir Elias? Bati na kayo, sir? Sino yan, sir? Sunod-sunod na tanong ang aking narinig. Di ko sila nakikita dahil nakabaon pa rin ang mukha ko sa dibdib niya. Akala ko hindi ito sasagot at magsusungit kaya noon, pero nagulat ako nang bigla itong nagsalita. My wife. Dalawang salita lang pero narinig ko ang malakas sa singhapan ng mga tao sa paligid. Si Daniela yan, Sir Elias? Lalo lumakas ang bulungan sa paligid. Yes, my baby is back. Finally. Ano daw? Shit na malagkit ka, Elias. Naghiyawan ng mga tao. May mga pumalakpak pa. Hi! Sa wakas. Yehey! Happy na ulit ang Sir Elias namin. Tabi, tumabi kayo. Padaanin niyo sa Sir Elias at ang asawa niya. Welcome home, baby. I love you so much. Walang hiyang bigkas ni Elias kahit may mga nakakarinig sa kanya. Yung iba nagtilian pa. Nahihiya tuloy ako nag-angat ng tingin sa kanila. Welcome home, Daniela. Salamat naman at bumalik ka na. Bati ng mga kapitbahay sa akin at ngumiti ako. Di na magiging iyakin ang boss Elias namin, di ba po, sir? Biro nila na tinawanan niya lamang din. I won't mind crying for my baby. You all know that? I love her so much and it's fine with me. You know? Sabay-sabay nilang sabi. Hindi ako kinikilig pero pigil ang ngiti na gustong gumuhit sa aking pisngi. Na-imagine ko mapang-asar na mukha ng pinsan ko ngayon. Pinsan, galit pa rin tayo sa Balesteros na yan. Sigaw ni Neil mula sa unahan, dahilan para magtawanan ang mga kapitbahay namin. Galit pa rin ako sa kanya. Oo, galit, pero konti na lang. Di pa rin kami bati, gaya na lang ng dati. Mag-uusap pa kami. O talaga ba, Daniela? Hindi pa kayo bati sa lagay na yan. Kumakasiksik ka nga sa dibdib ng asawa mo para ka nananinta eh. Partido pa pagsingot mo sa amoy niya na daig mo pa ng aso. Kagi itong utak ko ah. Esa hindi pa nga kami bati eh. I still need to hear his explanation. Hindi ba pwedeng feel ko lang na magpakarga sa kanya? Tsaka di naman ako nag-initiate like hello, duh. Di nga ako ready, diba? Binuhat niya lang ako. Elias was carrying me, bridal style. Mula sa sasakyan ni Neil ay hindi niya na ako hiniyaang maglakad. Mabuti na lang dahil pakiramdam ko nanghihina na ako. Nangihina ba talaga? O nagpapabebe ka lang? Bakit ba kontrabida tong isang parte ng utak ko? Di na lang makisama. As if naman di rin kinikilig sa gwapo kong asawa.
Pinsan, uwi na tayo, Balesteros. Ibaba mong pinsan ko. Parang batang tawag ni Neil sa akin, pero diretso lang sa paglakad si Elias. Di ko nabati yung asawa mo. Pangit pala ng ugali. Kunwari lang mabait. Nagtawa na ng mga kapitbahay namin sa kanya. Pati si Elias natawa na rin. Childish. Now I know why, Elias commented before he carried me inside. It is very heartwarming. After quite some time, ngayon lang ulit ako nakabalik dito sa lugar kung saan ako lumaki. Matagal na pero wala pa rin nagbago. Lahat ng meron nung umalis kami dito ay ganun pa rin. Maliban na lang sa mga luma at silang bahagi ng bahay na mukhang bagong ayos at gawa, pero ganun pa rin ang materyales na ginamit. Elias maybe is trying to maintain the look of our old house, even the plants around. Kung ganito kayabong at kaganda na nabubuhay pa si Tatay Raul, ganun pa rin ito hanggang ngayon. Kahit ang kubong madalas namin tambayan ni Elias, dahil sa tuwing tinutulungan niya ako sa paggawa ng projects ko ay maayos pa rin. Bagong palit ang bubong, pero nipa pa rin ang gamit niya. I so love this place. This place has the best memories of my childhood. This place reminds me of how much I loved him and taken care of my parents. This place is my safe haven. This place is my home. Kamusta, Daniela? Dalawang salita na lang pero naiiyak na ako. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon ko lang naramdaman ulit ang kakaibang init na umaplo sa puso ko. Init na pamilyar sa akin, hatid ng mga kaharap ko ngayon. Ang mga dati naming kapitbahay na pinangungunahan ni Aling Maming, Aling Puring at Aling Berat, silang unang lumapit sa amin ni Elias. Mukhang di na sila ilag pero nandun pa rin ang respeto nila para sa kanya. Nasa loob to ng bahay ngayon. Nagluluto kasama ng pinsan ko habang ako'y nandito sa kubo kasama si Aling Maming. Masaya kaming nakabalik ka na. Masaya kaming lahat na sa wakas bumalik ng dating Daniel ang kilala namin. Ang tagal naming hinintay na bumalik ka para makahingi kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa namin sa'yo. Lalo na kaming tatlo. Mangiyak-ngiyak na silang tatlo. Inaamin ko na kahit hindi magandang relasyon namin dati, masaya ako na nandito ako ulit ngayon. Kasama silang tatlo at iba pa na malaki naging parte sa pagkatao ko. Ang mga araw-araw nilang panlilibak sa akin noon ay ginawa kong inspirasyon. Naging motivation kong pagpaparinig at pagmamalit nila sa akin para pag-igihan ko pa ang buhay. Masama man ang loob ko noon sa kanila pero hindi ko rin maikakaila na sila ang mga taong tumulong humubog sa akin kung ano man ako ngayon. Dahil din sa kanila naging palaban ako, pero ganun pa man sa kabila ng kanilang kapintasan, sila ang mga kapitbahay naming madalas tumutulong sa tuwing inaatake si tatay ng sakit sa madaling araw. Sila ang mga kapitbahay namin na hindi kami tinatalikuran ni nanay noong mga panahong kailangan namin ng mga taong makakapitan. Nung alaman namin na nangyari sa'yo, grabing iyak namin mga taga rito. Alam ko di kami naging mabuting halimbawa sa'yo pero gusto naming malaman mo na mahal namin kayo ng pamilya mo. Hindi mo man alam pero isa ka sa naging inspirasyon namin. Hindi lang kami, kundi pati na ng mga anak namin. Naguguluhan akong tumingin sa kanila. Paano ko naging inspirasyon sa kanila? May ginagawang livelihood training program sa Sir Elias para sa aming mga taga dito. Pagkatapos binigyan niya kami ng pangkabuhayan. May nag-aalaga ng manok, baboy, kambing. Meron din gumagawa ng mga abaniko, banig, mga native products na may direct buyer. Meron gumagawa ng kakanin na dinideliver sa mga hotel at restaurant. Sabi ni Aling Maming na maluha-luha pa. Ang mga kabataan naman na huminto sa pag-aaral, binigyan ng scholarship. May tinayong bagong foundation sa Sir Elias na pinangalan niya sa iyo, ang Danielas Foundation. Dagdag naman ni Aling Puring. Mahal na mahal ka ni Sir Elias, Daniela. Nalipat ang tingin ko kay Aling Berat. Gusto naming sabihin sa iyo na mali lahat ng iniisip mo tungkol sa kanya. Noong mga panahong akala mo iniwan ka niya, hindi totoo yun. Gabi-gabi siyang nandirito pero hindi lang nagpapakita sa iyo. Ilang beses namin siyang nakitang umiiyak kasama ng mga magulang mo. Saksi kami sa mga paghihirap ni Sir Elias. Nakakita namin ang lahat ng yon pero hindi namin masabi sa iyo. Unti-unting na nalalabong aking paningin dahil sa pinipigilan kong luha. Hindi namin to sinasabi ngayon dahil tinulungan niya kami, kundi dahil yun ang nakita namin. Si Aling Maming ulit. Minsan may hindi kanya iniwan. Nung binugbog ang Tatay Raul mo, si Sir Elias mismo nagpahanap sa mga gumawa noon. Hindi lang sinabi sa'yo pero nahuli sila kagad, Daniela.
Hindi namin alam kung anong dahilan nila pero alam namin hindi ka iniwan ni Sir Elias. Marami siyang bagay na nagawa para protektahan ka nang hindi mo alam. Nung umalis ka para magtrabaho sa ibang bansa, handa siyang pumatay para sa'yo, Daniela. Kung hindi napigilan, baka natuluyan ang Esme na yun eh. Matandang walang pinagkatandaan, manyakis. Buti nga hindi siya napatay ni Sir Elias. Oh God, napahawak ako sa aking dibdib. Tama lang yung mga nangyari sa kanila. Yung anak niya, hindi ako naaawa dun. Karma niyang nangyari sa kanya sa dami ng mga kababayan nating binenta at pinagkapirahan nila. Mga walang awa. Inabot ni Aling Puring ang kamay ko. Naluluha pang humawak sa akin. Nakikiramay kami sa pagkawala ng anak ninyo ni Sir Elias at tumihingi rin kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanan namin sa iyo. Tipid akong umiti sa kanila. Hindi pa man nila hinihingi ang tawad na yon, napatawad ko na sila. Masaya kami na maayos na kayo. Sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ninyong dalawa. Si Aling Puring naman ngayon. Tumayo ako at sa unang pagkakataon, yumakap sa kanila isa-isa. Nakita ko pa ang pagkabigla nila pero umiti na lamang ako. Maraming salamat din sa inyo, Aling Maming, Aling Puring, Aling Berat. Kayong tatlong kiniinisan ko dati pero sinasadya ko namang daanan araw-araw. Siguro ganun talaga yung role nyo sa buhay ko eh. Ang ibomborado ko? Biro ko na nagpatawa sa kanila. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa inyo sa pagsagot-sagot ko sa inyo dati. Hindi nyo lang alam, pinapagalitan ako ni nanay at tatay dahil dun. Sorry po talaga. Hindi nagkamali ng pagpili si Raul at Juana sa'yo. Sigurado kami ngayong masaya ang tatay mo at proud na proud siya sa'yo. Saan man siya ngayon? Proud ka ba sa akin, tay? Pagkatapos ng kamustahan namin, nagpaalam na akong papasok muna sa loob. Sina Aling Maming, Aling Puring, Aling Berat at iba pa naming mga kapitbahay, tulo-tulo na naghanda ng pagkaing pagsasalusaluhan daw namin. Pinasundo niya rin si Nanay Juana kina William at tumawag to ng catering para magpa-deliver ng pagkain dito. Ang pinsan ko, feeling close na nakipagbiroan sa mga kapitbahay namin. Pero sa tuwing napapatingin si Elias sa kanya, panay ang irap nito. Mabuti't deadma lang si Elias sa pagmamal dito niya. Are you tired, baby? Do you want to rest? Sinulipan ni Elias sa medyo mahaba ko ng buhok. Nakapagpalit na ako ng damit. Kakatapos na lang din punasan ang pawis sa likod ko at nilagyan niya rin ako ng pulbo. May mga bago akong gamit dito sa dati kong silid. Naiya pa ako nung una, baka nangangamoy na ako. Wala akong ligo ngayon. I mean, half bath lang. Hindi ko binasa ang buhok ko dahil ayoko ng tubig. Sumasakit ang ulo ko kapag nababasa ang buhok at bato ko. Your hair is long now, but we'll grow it longer like we used to do before. Nakikinig lang ako sa kanya. Magaan ang pagkakasuklay ni Elias sa akin. Naalala ko ganito kami dati. Siya yung nagsusuklay at nagtatali ng buhok ko. He even know how to braid my hair. Nagtsaga raw talaga siyang manood ng YouTube videos para doon. Do you want us to talk now or mamaya na lang? Nilikan niya ang tuktok ng ulo ko at hinila ko papalapit sa kanya. We are now sitting in my bed. Nasa likod ko siya at ako naman nakasandal na sa kanya. Dama ko pa ang matigas na umbok sa bandang pitan ko. Sa dinami-rami ng dapat mapansin, yun pa talaga ang una ko napansin. I miss you, baby. I miss being this close to you. Humigpit ang pagkakayakap ni Elias sa akin. Ang dalawang braso niya ay nakayakap sa bandang tiyan ko at ang mukha na may nakasiksik sa bandang kanang balikat ko. I miss everything about you, Daniela. I miss your warmth. I miss your smile. Your jokes, your voice, your kiss, everything, baby. I admit I missed him too. Tell me when you're ready to listen and I will tell you everything, okay? I nodded. Lalo kong siliksik ang sarili ko sa kanya. And damn, ang lintik kong katawan nag-iibang timpla. Daniela, kumalma ka. Hindi pa umabot ang 24 hours ng pagkakabati ninyo. Huwag kang marupok. I love you, baby. So much. Hinalika ni Elias ang gilid ng pisngi ko. Kalahating pulgada na lang sa gilid ng labi ko. You don't know how happy you made me today. Akala ko talaga iiwan mo na ako. Patuloy to sa paghalik-halik sa akin at ako naman lalo pang siniksik ang sarili ko sa kanya. I will die loving you, Daniela. Ikaw lang. Nagsimula na ako mag-init pero bigla ko naalala ang sinabi ni Elias sa akin noong gabing pinalayas niya kami dito. Nagahati ang reaksyon ko at gusto kong mag-ano-ano sana pero naniliit ang mga mata kong tumingin sa kanya. Anong sabi mo sa akin noon, Elias? Hindi ako magaling sa kama?
Naramdaman ko ang paninigas ni Elias. Kita kong takot na gumuhit sa mga mata niya at nagpapaawatong tumingin sa akin. Baby, I raised my forefinger stopping him. Ang sabi mo, you're not a saint if that's what I thought of you. In fact, you don't make love twice, only to me. Baby, namumutla na ito. But you enjoyed, right? You enjoyed playing with me that I good and bad for a beginner. Hoy Elias, ano ka sa tingin mo? Gold? Akala mo nakalimutan ko na yon? Pwes sinasabi ko sa'yo, hindi ko makakalimutan yon. Grabing emotional damage ang ginawa mo sa akin pagkatapos mo magpakasarap. Me too, baby. I'm emotionally damaged. At talagang sumasagot-sagot ka pa, ha? Maldita kong sabi sa kanya. Anong emotional damage ang sinasabi mo? Ikaw lang ang may kasalanan. What did you tell about my... Hindi niya tuloy alam at bigla itong sumimangot. He's like a kid now who is about to throw tantrums. Ang nang iniirdarte mo, wala naman akong sinabing masama sa'yo. Akong labis na nasaktan, ha? No, baby. You did hurt me too. Did I? Gwapo ka lang, Elias, pero maliit ang ano mo. Pero salamat sa experience. Ngayon, may mapagkukumparahan ako. He said, imitating my voice. I was stunned. Yeah, I remembered myself saying that. You're so mean, Daniela. I'm not only hurt. I feel insulted, humiliated, and... But he was caught when a familiar voice knocked outside our room. Lahat may maliit na edits. Nagkatinginan kami ni Elias. Balesteros, nandito na kami. Bilisan mo't nagugutom na ako. That's the annoying and loud brute. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahanap ni Amethyst. Elias naman eh. Mamaya na yan sabi. Shit! Mahinang mura ni Elias. Who told them to come here? Nagmamadali ako umalis sa kandungan ni Elias at bumaba sa kama. Agad naman tong sumunod sa akin. Pagkalabas natin, wala ng lalaki sa labas ang sarit ko. Lumabas kami at saktong pagkalabas namin, nakita namin ng mga kaibigan niyang nasa labas ng nakaposasyon na. What the heck? Gerer, but before Elias could finish his word in lively music, was played on the speaker. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.